maligayang pagbabalik ng mga tagahanga ng laban sa ibang video dito sa Sports Update. Si Manny Pacquiao ay isang boksingero na nakikipaglaban sa bayan at dahil dito mahal ng mga tao. Magalang siya, ngunit sa ring siya ay isang ganap na halimaw. Isang mahabang karera na naganap sa apat na magkakaibang dekada ay nakita si Manny Pacquiao makipagkumpetensya sa ilang mga ganap na nakakaaliw na fights na may mahusay na lakas at bilis. Kasama ang hindi pangkaraniwang mga nagawa, inilalagay ni Pacquiao ang kanyang paghahabol na tinawag na isa sa mga pinakadakilang boksingero ng of all time. Nagsimula siya sa Pilipinas na walang isang sentimo sa kanyang pangalan, Neil Abanya, upang pakinin ang kanyang pamilya at tumaas sa mga ranggo sa pinakamahirap na paraan na posible upang makarating sa kinaroroonan niya ngayon. Mula sa kung saan siya dati, ay mas madalas kaysa sa hindi masangguni sa bilang katutubong kwento. Ngunit maraming katotohanan kung paano tinanggihan ni Manny Pacquiao ang lahat ng mga posibilidad sa kanyang buhay upang maging isa ng mga mundo na pinakasikat na mga icon ng palakasan. Gayunpaman, ito ay naging isang napakapangkaraniwang pangyayari kung saan pinupuri namin ng isang batay sa boksingero sa walang anuman kundi hype at emosyon. Ngunit hindi nahuhulog si Pacquiao sa spectrum na iyon, sapagkat si Manny Pacquiao, marahil higit pa sa sino mang nasa memorya ng boxing, ay lumampas sa mga saloobin at opinyon ng masa. Kung ano ang dating hindi imposible, nagpakita si Pacquiao. Siya ay maraming mga order ng magnitude na higit sa anumang kasalukuyang manlalaban sa sport ngayon. At sa tunay na kakanyahan ay mayroon siyang practical defied ang pinakakakilakilabot ng mga hamon, ang mga hamon na siyempre darating sa anyo ng mga kalaban sa boxing. Maligayang pagdating sa video na ito dito sa Sports Update, kung saan titingnan namin ng ilang mga makasaysayang sandali ng maalamat na karera ni Manny Pacquiao, kung saan tinanggihan niya ang kanyang mga kalaban, at nabigla ang boxing mundo. Gusto ko munang magsimula sa kanyang American debut, ang reign ng super bantamweight champion na si Lilo Ledwaba, ay dahil sa ipinagtanggol ang kanyang pamagat sa mundo. Ngunit ang kanyang kalaban ay nag-back out at nangangailangan ng kapalit mas madalas kaysa sa hindi. Ang mga kapalit ay panghuli underdog. Hindi sila inaasahan na manalo. Simpleng ginagamit lang sila bilang mga placeholder para maipagpatuloy ang laban. Si Pacquiao ay hindi pa nakipaglaban sa mga estado na sa halip ay hindi niya nakikilala. Wala talagang inaasahan maglalaban si Pacquiao ng maraming laban. Si Ledwaba ay 29 at nasa kanyang kalakasan. Habang nasa 23 fight win streak din, si Pacquiao ay 24, walang karanasan sa isang malaking palabas sa telebisyon tulad ng HBO. Nagsimula nga ang laban kay Pacquiao sa mga itim na trunks at Ledwaba sa puti. Ang round ay nakita ni Pacquiao na ang sukat ng kanyang jab. At nakita namin ang paunti-unti na hakbang upang idikta ang tulay ng lakad para sa isang malakas na suntok lahat. Matapos ang isang minuto, si Pacquiao ay nagsetup ng isang hard kaliwa kasama ang dalawang jabs. Napansin din ang posisyon kung saan pinakawalan ni Pacquiao ang kaliwa na ito. Ang kanyang lead foot ay sa labas ng kanyang mga kalaban. Inilalagay ang kanyang sarili sa isang bentahe na posisyon upang itapon. Marami sa kanyang mga pag-shot si Pacquiao ng pinahaba ng ulo si Ledwaba. Ito ay isang mapanganib na hakbang laban sa isa sa kabaligtaran ng tindig. Dahil ay mababang target na shots madalas na mga lupa malinis dahil ang kalaban medyo literal na pato sa suntok. Sa loob ng 30 segundo ay napansin ni Pacquiao ang tulo ng dugo mula sa ilong ni Ledwaba at ang kanyang killer instinct na sumipa sa gear at pinataas niya ang tulang pagbuo sa kanyang momentum. Si Pacquiao ay mas mabilis ngunit hindi lamang sa kanyang mga kamay kundi pati na rin ang kanyang mga paa. Sa round isang ay dumating sa isang malapit na si Pacquiao ay bumalik sa sulok. Ititigil ko na ang pakikipag-usap para sa isang maliit na beat upang hayaan mong marinig ng mga taohan kung ano ang payo na si Freddie Roach sabi kay Pacquiao. Throw jab, hook, uppercut, okay, jab, hook, up the middle, when you throw the hook, he tries to go under the hook, lift him up with the uppercut, yeah okay son, tulad ng narinig mo lamang.
Pinayuan ni Roach si Pacquiao na mag-setup ng isang malaking kaliwang uppercut na may jab at isang kawit. Ngayon panoorin ito, iyan ang napakatalino na coach ang ni Roach, at napakatalino na pagpapatupad ni Pacquiao. Maya-maya pa ay kukunin ni Pacquiao si Ledwaba ng isang tuwid na kaliwa upang ihulog siya para sa una pagkakataon. Si Pacquiao ay naghahanap ngayon ng ganap na walang pag-asa sa kanyang mga kombinasyon. Ngunit sa lalong madaling panahon Ledwaba panandali ang magkaroon ng kanyang pahinga nang siya ay lumapag ng tatlong snapang jabs. Ngunit kung kilala mo si Pacquiao ay alam mo na mahilig siya sa isang mahusay na laban. Sa loob lamang ng 2 rounds ay nanalo si Pacquiao ng pagmamahal ng mga tagahanga sa karamihan. Nakita ng round 3 na si Pacquiao ang namamayani ang mga pagjabang ay minsan. Ngunit pagkatapos ay sumasabog sa mga kombinasyon ng kidlat, napansin ni Roach na nag-flinch ang si Ledwaba bilang tugon sa mga feints ni Pacquiao. Kaya't inutusan niya ito feint bago ipakawala ang mga malalaking kombinasyon, ang iyong mga feints at iyong head movement, tama ba? Tulad ng sa silid ng locker. Dito ipinagpapalit ni Pacquiao ang isang lead hook pagkatapos ay pinakawala ng isang tuwid na 1-2 pagkatapos ay nabigo muli bago pagkahagis ng 5 suntok na kombinasyon sa pagdaan ng panahon. Medyo malinaw na ang mga tagahanga ay nagsasaksi ng isang bagay na espesyal. Sa round 5, muling inilapag ni Pacquiao ang Ledwaba gamit ang 1 tuwid na kaliwa, ito ay medyo natapos na. At alam ito ni Pacquiao, si Ledwaba ay pinaglaruan, nagulat ang mga tagahanga, at ang mundo ay hindi na makapaghintay na makita siya muli. Akala ko si Ledwaba ay nagagalit sa kanyang mga tagapamahala na pumili kay Pacquiao bilang kapalit. Next up na kuha namin si Pacquiao kumpara kay Eric Morales 2, ang rematch. Ngunit una, tingnan natin ang isang maikling sandali sa kanilang unang laban. Si Pacquiao ay nakipaglaban sa unang pagkakataon sa 130 pounds matapos matalo si Barrera sa 126. Malinaw ang matinding suporta mula sa mga tagahanga ni na Eric Morales at Manny Pacquiao at komentarista na si Jim Lampley ay hindi maaaring mas mahusay na ilagay ito. Ang tanawin dito sa arena bilang mabagsik parang ligaw kasing malakas bilang maligaya tulad ng nakita natin kahit saan bago ang isang malaking away. Nakita ng unang round si Pacquiao na mabilis at malinis ang mga punch, ibabalik lamang na may mas masamang pag-atake mula kay Morales. Parehong magkatulad sina Pacquiao at Morales sa kahulugan ng pagkakaroon ng likas na pagpatay na iyon sa ring. Ang natitirang bahagi ng unang round ay nakakita sa kanila ng mga palitan ng suntok sa nakikita na kilos, gayunpaman habang nagpapatuloy ang laban, natagpuan ni Morales ang formula para sa tagumpay. Na may disiplina boxing, naghihintay para sa pag-atake ni Pacquiao ng walang ingat, kung gayon ay gagamitin ang malaking kamalian sa mga pagkakamaling nagawa sa paggawa nito. Ngunit sa mga pagkakataong walang humpay na pag-iwas kay Pacquiao ay labis at labis na nasasaktan si Morales, si Pacquiao ang agresista. Ngunit nagpa siya si Morales na ang paraan upang talunin si Pacquiao ay sa pamamagitan ng kontra pagsuntok at pagkontrol sa jab tulad ng unang mga round ay dumaan. Ang disiplinang boxing ni Morales ay nagbayad sa pagbagsak kay Pacquiao pababa. Nakuha niya ang kanyang mga bulsa ng mabilis na kombinasyon kapag si Pacquiao nakakapagod. At ilang sandali matapos na may masamang gupit si Pacquiao sa kanyang mata, nakita ng round 5 ang bilis ni Morales na ipinataw ang kanyang kalooban, isang napakasakit na si Pacquiao. Ito ay isang tunay na matigas na laban. Kung ikaw ay tagahanga ni Manny Pacquiao, marahil isang mahirap na labanan manood. Si Pacquiao, tulad ng totoong mandirigma na siya ay hindi tiklop. Sa pamamagitan ng malaking bagay ay nakipaglaban siya ng buong loob. Sa bilog na 12 nakita namin ang parehong mga mandirigma labanan ang tunay na mahirap ibigay ang lahat ng mayroon sila.
Ano ang isang hindi kapani-pani walang labanan na iyon, sa kasamaang palad, kahit na ang parehong mga mandirigma ay mayroong kanilang mga pwesto at malapit na ang laban. Si Pacquiao nawala sa isang tagumpay sa desisyon para kay Eric Morales, kaya ngayon ay pasulong tayo sa rematch. Ang pangalawang away ay kasing dami ng isang manlalaro tulad ng una, gayunman. May ibang game plan si Roach para kay Pacquiao sa oras na ito. Si Pacquiao, sa oras na ito, ay nagpa siya na ilipat ang kanyang ulo. Sa halip na maging nakapirmi sa pang-itaas na katawan tulad ng siya ay nasa unang laban. At nagpa siya para sa isang mas tradisyonal na estilo habang nananatili pa rin ang epektibong pag-iingat sa panahon ng mga kombinasyon dahil sa patuloy na paggalaw ng ulo niya. Nahihirapan si Morales sa oras na atake ni Pacquiao, at nag-time si Pacquiao ng isang tuwid na kaliwa sa gitna niya paggalaw ng ulo sa malinis na lupa, sa pag-alam na ito ay epektibo. Ginawa ito ni Pacquiao sandali muling linisin ang landing, pagkatapos ay bitawan ni Morales ang isang mabilis na kombinasyon. Kasama ang parehong mga nakikipaglaban bumalik ngayon sa kung paano nila nakipaglaban ang unang laban, na may mga pagpapalit ng walang ingat. Hinatak ni Morales si Pacquiao sa lubog na may pagkakapareho sa unang round ng kanilang unang laban. Si Pacquiao, na pagtanto ang kanyang pagkakamali, ay bumalik sa malinis na boxing. Sumakay si Pacquiao ng isa pang mahusay na kaliwa matapos ang isang slip. Dahil nasanay na si Morales ang pagbagsak ni Pacquiao ng side to side na hindi niya inaasahan ng tuwid na kaliwa na naganap sa isang tamang slip. Nakita ni Pacquiao ang pagbackup ni Morales at pinakawala ng isang kombinasyon, pagkatapos ay pareho na ipinagpalit ang paulit-ulit. Ang isang napakalaking kaliwang kamay na pumutok sa likuran ni Morales ay nakita ang dalawa sa kanilang pagpunta sa paa daliri sa paan ng labis tulad ng kanilang unang pagkikita. Nakita ng kurso ng laban ang dalawa na lumaban, ngunit kasama si Pacquiao kaunti pa sa isang gilid kaysa sa unang laban. At pagkatapos ay sa round 10 ay napunta si Pacquiao sa isang napakalaking kanang kawit, pagkatapos ay sumunod na kasama ng isa pang kaliwang kawit upang ibagsak si Morales. Kung gayon kamanghamanghang natapos ni Pacquiao sa pakikipaglaban kay Morales na walang kakayahang magpatuloy, ginawa ito ni Pacquiao. Sinuway niya si Eric Morales at gantihan ng kanyang pagkawala. Nangolekta ng isang napakatalino tagumpay para sa kanyang sarili at sa kanyang bayan. Susunod na nakuha namin ang labanan na sinisingil bilang panaginip na tugma, ang labanan para sa mga edad. Manny si Pacquiao laban kay Oscar De La Hoya. Si Larry Merchant, isang analista ng HBO, ay may kakaibang ideya para sa si De La Hoya. Nasa oras ay nakipaglaban ng 154 pounds at si Pacquiao, na nakipaglaban sa 135 pounds upang matugunan sa gitna para sa isang mega fight para sa modernong paghahambing. Iyon ang magiging katulad ni Gervonta Davis na nakikipaglaban kay Jermell Charlo. Ang pantasya ay naging katotohanan kapag inihayag ang laban para sa kanilang dalawa upang harapin ang isa-isa pa, kung saan kukuha si Pacquiao ng dalawang timbang mga division, at De La Hoya ay lilipat sa isang weight division upang matugunan sa welterweight limitasyon ng 147 pounds. Ito ay isang makabuluhang pagtalon para kay Pacquiao, na mas maliit kaysa sa ang mas malaking De La Hoya. Maaari mong halos sabihin na ito ay si David kumpara kay Goliath sa timbang. Tinimbang si Pacquiao ng 142 pounds. Na ipinakita na hindi niya kailangan gumawa ng timbang para sa away, sa halip na magkaroon ng maraming masa. Nadama ni Pacquiao at ng kanyang koponan na ang bilis ay ruta sa tagumpay laban sa mas malaking tao. Kapag ang parehong mga mandirigma ay dumating sa gitna ng ring, ang laki kalamangan para kay De La Hoya ay medyo maliwanag. Nagsimula nga ang laban kasama si Pacquiao na umi-round sa kanyang kalaban. Naghahanap ng mga bakana, ito ay kung paano niya kailangang kuhaonin ng isang mas malaki at mas malakas na kalaban sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kilusan at bilis ng kalamangan.
Mabilis na nakahanap si Pacquiao ng pagbubukas para sa isang tuwid na kaliwa, pagkatapos ay isang kanang kawit, ang nakatataas na mabilis na yapak ni Pacquiao ay susi sa pagwagi sa laban na ito. Darating si Pacquiao, at pagkatapos ay mabilis na makaiwas sa tugon ni De La Hoya kontra sa pag-atake. Dito nakakuha si Pacquiao ng isang matigas na kaliwang kamay, iniiwasan ang mga suntok at pinalitan ng mga posisyon. Kung gayon bumalik sa lupain ng isa pang matigas na kaliwang kamay. Sa pagdaan ng unang round, nabigo na si De La Hoya sa kab-ilos ni Pacquiao. Sa paglipas ng mga round, lumapag si Pacquiao at hindi nagawa ni De La Hoya na maaari nakakahiya talaga ang tuwid na kaliwang kamay habang pinadulas ang ulo sa labas ay ang pangunahing hakbang dito para kay Pacquiao sa laban ng ito. Nagtrabaho ito tulad ng isang antang-antang. Pinaglaban ni Manny Pacquiao si Oscar De La Hoya at ang laki ng kalamangan sa isang mahusay plano ng laro at disiplina dong pagpapasya, pumasok at lumabas si Pacquiao. Pinuntasan ng kanyang mga pag-shot pagkatapos ay hindi na alis, mas lumala ito kay De La Hoya habang nagpapatuloy ang laban. Naging isang purong mapanirang pagganap mula kay Manny Pacman Pacquiao. Patungo sa pagtatapos ni Pacquiao ay napinsala ang kaluluwa ni De La Hoya para kay Oscar. Ang kalooban na lumaban ay naging kalooban upang mabuhay. Battered at bruised, lumabas pa si De La Hoya na nagpapakita ng napakagandang puso. Nanalo si Pacquiao nang itigil ng sulok ni De La Hoya ang laban bago ang nagsimula ng ikasyam na round. Ang desisyon ay ang tamang pagpapasya. Dahil ang away ay naging isang panig na pagkatalo, pinadalhan ni Pacquiao si De La Hoya para magretiro. Hindi na siya muling lalaban. Ang pagkawala na ito ay tumagal ng ilang oras para sa De La Hoya na mabawi mula sa pareho. De La Hoya, talagang tumagal ito ng isang matitigas na pagkatalo upang mailabas ako sa sport. Ibig kong sabihin ay talunin niya ang impyerno sa labas ko. Gusto ko talagang maghanda mga frozen na steak na handa sa aking silid upang pindutin ang mga ito laban sa aking mukha at laban sa aking katawan. Nang talunin ni Pacquiao si Ricky Hatton sa pamamagitan ng pag-knockout at si Miguel Cotto sa pamamagitan ng pagpapasya ay naging pitong weight siya kampiyon ng mundo. Tiyak na naisip ng marami na sa wakas na abot niya ang kanyang limitasyon. Ngunit ang team malayo at napalayo ni Pacquiao upang maipahiwatig ang na hindi kapani-pani walang record sa 8 weight division nang kumuha siya kay Antonio Margarito ng 154 pounds. Mas malaki pa si Margarito kaysa kay De La Hoya, at maraming kritiko ang nagsabi na mayroon si Pacquiao ngayon nakagat ng higit pa kaysa sa siya ay ngumunguya. Iyon ay syempre hanggang sa paglaban sa gabi, sinimula ni Pacquiao ang laban tulad ng De La Hoya fight. Umi round ang kalaban niya, panoorin ang pagkakasunod-sunod na ito sa round 1. Inanyayahan ni Pacquiao si Margarito na mag-jab gamit ang sariling jab na si Pacquiao sumandal lamang ng bahagya upang i-dodge ang suntok. Ginagawa ang Margarito na mas malawak. At pagkatapos ay kapit-alize sa pambungad na may isang hard hook-hook, isa sa mga susi sa tagumpay sa laban na ito para kay Pacquiao ay upang paikutin si Margarito. At pagkatapos ay ihagis ang tamad na pagsuntok ni Margarito sa mga mabilis na nakakalungkot na counter. Kailangan ni Pacquiao ng mahusay na mataas na bantay na pagtatanggol sa laban ng ito. At mahusay siya sa pagkuha mas malakas na pagsuntok ni Margarito. Taang bilis ay susi din sa laban na ito. Sa sandaling muli ang kidlat ni Pacquiao ang bilis ay sumagip sa maraming palitan. Na inihagis ang 2 hanggang 3 na mga suntok sa parehong oras na itinapon ni Margarito isa. Habang nagpapatuloy ang laban ay nakita namin ang kadakilaan ni Manny Pacquiao na nagbukas sa pamamagitan ng pagtulo off sa matalim na mabilis na kombinasyon pagkatapos paglukso sa panganib tulad ng paglaban sa De La Hoya.
sa ikaapat na round ay nasaktan ni Pacquiao si Marjorie Taw ng masama sa isang shot ng katawan, pagkatapos ay sumunod sa isang barrage ng mga suntok habang lumalala ang mga round ng mata ni Marjorie Taw. Marami ang humiling sa pagtigil sa laban ngunit nagpatuloy si Marjorie Taw. Malalaman din natin pagkatapos ng laban na si Manny talagang pinutok ni Pacquiao ang mata ni Marjorie Taw. Patungo sa pagtatapos ng laban ay lumala ang pamamaga sa paligid ng mata na ginagawang si Marjorie Taw praktikal na bulag sa kanyang kanang bahagi sa ganoong limitadong pananaw. Patuloy na natalo ni Pacquiao si Marjorie Taw nang walang tigil na dinala siya sa isang nagkakaisang tagumpay ng desisyon upang maging ang tanging walong division kampiyon ng mundo sa kasaysayan ng boxing. Ang record na iyon ay nananatili pa rin hanggang ngayon. Tinanggihan ni Pacquiao ang masiglang sukat ni Marjorie Taw. Ipinakita ni Pacquiao na mayroon siyang puso at kasanayan ng isang malakas kampiyon. Ipinakita rin niya na hindi lamang siya isang mahusay na boksingero, ngunit isang mahusay na boksingero. Sa wakas, ngunit hindi bababa sa mayroon kaming Pacquiao laban kay Thurman. Sa 40 taong gulang na si Manny Pacquiao ay tumagal sa isa sa mga pinalakas at pinakamalakas sa palakasan welterweight champion sa pamamagitan ng pagharap kay Keith Thurman. Ang laban na na-broadcast ng Fox Sports pay-per-view ay nakita ni Pacquiao na binata baril ng sport. Maraming tao ang naisip na tapos na si Pacquiao, na siya ay matanda na. At na mapanganib para sa kanyang kalusugan ng pagkuha sa tulad ng isang mataas na antas ng kalaban tulad Keith Thurman. Ito ang isa sa aking paboritong manlalaban na ipinaglalaban, na isinasaalang-alang ang usapan sa basurahan mula sa Thurman sa tingga hanggang sa laban. Thurman, magaling na talunin siya, 20 Hulyo, talagang inaabangan ko ito. Siyempre may kaunting sasabihin si Pacquiao. Gusto niyang iwanan ng kanyang mga kamao na gawin ang pinag-uusapan. Pacquiao, walang sinakot sa akin. Ibinagsak ni Pacquiao sa round isa si Thurman, na isang nakamamanghang sorpresa sa paggising para sa basurahan. Ang kaliwang kamay sa katawan ay bumaba sa mga kamay ni Thurman at itinuro ang lahat ng focus ni Thurman pababa sa ibaba. Pagkatapos ay bumalik si Pacquiao na may tuwid tamang ibagsak si Thurman. Si Pacquiao, pinalakas ng pagkatuktok, ay nagpatuloy sa paglaban sa totoong Manny Pacquiao fashion. May nagwawasak na bilis. Hindi ka panipaniwala na sa 40 taong gulang si Pacquiao ay nakipaglaban sa matinding at kabangisan tulad ng nagawa niya noong mga bata pa. Gayunpaman si Thurman ay napakahirap, at ang laban ay karaniwang malapit kasama ang panalo ni Pacquiao karamihan sa unang kalahati at Thurman nanalo ng karamihan ng ikalawang kalahati. Ipinagkumpara ni Pacquiao matapos ang laban ay kinumpara ang kapangyarihan ni Thurman sa Margaritos na sinasabi na ito ay thugang at mahirap kunin. Ngunit ang 40 taong gulang na alamat ay nagtitiis na isip niya at pinalabas ang nakababatang kalaban sa kanyang kalakasan. Si Manny Pacquiao ay nagpatalo ng mga alamat, ngayon siya ay isang alamat. Binugbog niya ang mga tao sa kanilang kalakasan. Ang taong ito ay tunay na kakaiba. Napunta si Pacquiao sa isang napaka-hard left hook sa katawan sa round 10 na nakita si Thurman na tumatakbo at kahit na kumuha ng kanyang mga gum shields upang huminga. Nanalo si Pacquiao sa pamamagitan ng desisyon sa isang malapit na laban. Tinanggihan niya ang kabataan at lakas ni Keith Thurman sa pamamagitan ng pagsira sa isa pang tala. Sa pagiging ang pinakalumang kampiyon ng welterweight sa kasaysayan ng boxing, nagdadala ito ng isang malapit sa video na ito, inaasahan namin na nasiyahan ka at kung ginawa mo. Isaalang-alang ang pagbibigay ito tulad ng makakatulong sa amin na palagwi ng channel. Kung fan ka ni Manny Pacquiao, ano ang iyong paboritong bagay tungkol sa kanya? At kung nais mo kaming gumawa ng maraming mga video sa Manny Pacquiao, ipaalam sa amin ng komento section sa ibaba. Salamat sa panonood. Makikita ka namin sa susunod na video dito sa Sports Updates.